dapat maging passion mo siya para yung balik is maganda rin sa iyo. Kapag nagdagdag ka ng linyaga, dapat mas magaling dun sa mga dinagat na. Kaya dapat ang bidik hindi minamadali. Ay, ikaw sir, may nag-mentor po sa kanya nung dati po sa? Meron naman. Pero yun nga yung nakilala ko na katrabaho ko dati si Sao King. Pinuntahan ko talaga sa bahay yun. Sinadyahan niyo po talaga sir, ano? Bibihira yung ganun eh, nung time na yon, yung ituturo talaga sa'yo kung... Pero hindi pa siya nag-chop yun talaga. Okay. Pero naano ko lang, sabi ko, mukhang maganda yung gamot na ginagamit niya. Kasi siyempre, nakatry ako ng mga pure gold, ng mga in and out. Yung mga one-eye cold, gumagaling agad. Mm-hmm. Tapos yung pag nagpurga ka, ang daming bulate na lumalabas, di ba? So sabi ko, try ko yung lahat ng sistema na ginagamit niya. Tapos yun, nung time na yun kasi pag bumili ka ng gamot na yun, may mga papel na binibigay. So ginawa ko, hindi ko naman siya ginaya, pinagbalibaliktad ko lang. Okay po. Tapos yun, nakita ko na effective pala siya sa ibon. Tapos ano siya, yung mga ibang gamot na ginagamit ko noon, inalis ko na. Kasi syempre, yung ideal is GI digest. So dapat alam mo kung ano yung mga gamit gagamitin mo at kung para saan. Apo. Yun ang importante pag gumagamit ka ng gamot. Hindi naman tayo siya nagmamagaling, pero para sa akin, napakaganda ng gamot na yun kasi may mga resulta tayo nga, na nagagawa sa sistema natin. Ngayon, may rami na rin naman na nagpapaturo sa akin na hindi ko naman binobroadcast na kung nananalo sila o hindi. Pero para sa akin, yung ginawa nila is kung ano yung ginawa ko, ginawa din nila, nagkaroon din naman ng resulta. Yun. Pre, baka ito na pag-aatan mo para magtanong-tanong din kay Sir Nelson. Wala namang problema eh. Marami naman nag-chat-chat sa atin eh. Ang sinasabi ko lang sa kanya na, once na nagpaturo kayo sa akin, kailangan susundin nyo. Ayun nga lang po. Ayan, shoutout sa mga nagpapamentor dyan. Hindi mo kasi pwede yung magpapatama ka lang. Sabi mo, ito lang sir ang bibiliin ko kasi ito lang budget natin. Hindi naman yun. Paano kung di ka manalo? Tapos mabalitaan ako mentor nila. Kakailan naman ba? Kaya sabi ko nga sa kanila, kailangan kapag nagpaturo ka, decidido ka manalo. Paano ka masasabi na decidido ka manalo? Dapat ginagastosan mo. Yun, thank you po sir. Kuha ka ng magandang linyada. Bili ka ng mga gamot na sistema na gagamitin natin sa pangarera. Which is dapat breeding pa lang, sinisimulan mo na ng tama. Kasi doon pa lang sa breeding, kumakarera na tayo. Kailangan, pag nag-breed ka, healthy. Ngayon, kung hindi siya healthy, paano mo mapapachampion yung ego mo? Kaya dapat breeding pa lang na nagpe-prepare ka na para sa breeding program. Yun. Tapos nun, yung program mo para sa mga walay sa inak, pagkawalay sa inakay, program mo sa training, program mo sa derby. Yun ang pinaka-importante. Para makuha mo yung mga gusto mong panalo, lahat siya pinaghahandaan. Hindi yan minamadali. Yun, thank you po, sir. Sir, pwede niyo po pa sa amin ipakita iba yung breeder pa dyan. Kaya give birth sa akin ng mga tropa. Hindi ko pa ito nagamit ko lang sa tropa. Kaya hindi ko pa nainipadyon ako. At yung mga pinag-upgrade ko sa mga linyata ko. Okay. Kasi may base, ang baseline ko dito is Bear Brogen. Talaga. Galing to sa isa sa pinakamalapit kong kaibigan at kapangalan, si Nelson Duque, aka Arkismot. Binigyan niya ako ng Debroxel. Imported, galing kay Debroxel mismo. Ito yung personalized mo. Personalized mga kaibo, no? Yan. Wow. Mga kaibo, no? Mga dagdag pwersa niya sa loob. Galing dito kay Sir Nelson, aka Arkis Loop. Viberman. Viberman, no? Ito yung mga bagong angkat ko sa kanila. Yung baga bagong binabangga ko sa mga linyado ko. Nag-anak po sa kanya ng second ng Camiguin Island. Oh, tiboy nun. From Camiguin to Las Piñas. Oo, tiboy nun. OB, second. Napakaswerte ko kasi sa akin niya pinagkatiwala yung mga ibon. Oo nga po. Sabi niya, last piece na to eh. Buti, nakontak mo ko. Tinakbo ko sa lipa nung binigay niya sa akin. Ayos. Ito pa isa. Yung give birth sa akin ni Sir Mark Oliveria. Super Paul. Taga saan po yun, sir? Taga Manila. Taga Manila po. Nag-champion siya sa MMFC, first overall siya. Ayos o. Anak mismo to, nine breed. Nung first overall po. Nakapagpahuwi na ako ng anak dito, Kalbayog, night bird. Oo, ang kuling o. Pinaras ko kay Basca. Yan mga dagdag pwersa ko eh.
Tapos ito yung isa pa na ito pa mga kaibon. Producer natin, John Arden. Ito. Nakuha ng tropa ko taga Japan, yung tatay dito, kay Junsi. John Arden and Buwik. Kaibon oh. Bali, nakuha na niya ng anak, binigay niya sa akin. Nag-produce ko pa ng second overall na Masbate. Ayos. Tapos Santa Ana Clocker, tsaka Tacloban, na ayos. 3K banded partaker. Ayos ano, north and south po ano, ang galing ano. Hindi magaganda sa mga line. Bago din ako mag-contact ng mga linyada, inaalam ko yung history. Ah, okay po. Napaka-importante kasi na kapag nagdagdag ka ng linyada, dapat mas magaling dun sa mga dinadatlan. Ah, okay. So, bago ka magpasok, alamin mo yung history, kung nananalo ba yung mga magulang, mga lolo't lola, mga apo, ganyan. Para sigurado ka na may papasa nila yung galing. Oo nga po. Ay, sa pagpili naman po, sir, sa pagpaparecent, sir, anong pinagbabasihan nyo sa kanila? Ginagawa ko na ngayon is, una kong line breeding, meron din akong outcross. Ah, oh. So, sa tagal ko na din kasi nag-iibon, hawa ko sila. Alam ko na lang sa ibon ko kung sino yung magaling sa line breeding at sino yung magaling sa outcross. So, yung iba na baka bagong dating, ang ginagawa ko doon, outcross. Sa mga pundasyon ko dito, like yung mga horizon, ginagawa ko na kay Basta. Ang ginagawa ko kasi dyan, naghahanda din ako ng yaya. Ah, oo. Bakit may yaya? Kasi mahilig ako maglipat na magkakapatid. Kakapatid sa ama, magkakapatid sa ina. So, tapos yun, halimbawa, meron akong 15 na ring. Ah, okay. Yung iba doon talaga, magkakapatid sa ina. Magkakapatid din sa ama. Yung talagang tumitira po sa kanya, sir, ano? Mas kinukunan ko talaga ng panlaban ni yung mga subukan na. Eto nga, hindi ko rin nakalala si Red Flag eh. Naglabas agad sa akin ng maganda eh. Ano? Test pair kumbaga. Pero magaling yung kabilang side. Magaling na din yung kabilang side. Ituwa lang ako kasi parehas pula. Kaya sabi nga sa akin nung tropa na pinanggalingan ng lahi niyan. Pag pula, huwag mo na ilipad. Bakit sir? Gawin mong pundasyon. Eh na-challenge ako kasi siyempre. Tingnan ko nga kung totoo nga yung sinasabi niya. Pero yung isang tropa, ganun din yung sinabi sa kanya. Pero nakapagpaduloy, nakapagpauwi din. Sa atin, nakapagpaduloy. Kaya sabi ko, hindi pala porke pula is pang materials. Pwede rin pala siyang pang lipad ang nadulo. Yun, thank you, sir. Hey, sir, pagdating naman po sa kinokondisyon nyo na breeder, anong pinagbabasihan nyo kung nasa kondisyon ng ibon? Sa akin, yung ilong. Eh, pag nakita ko na parang nagpupulbos na yung ilong, nagpuputi-puti na. Ako. Saka yung paa niya, nagkakaroon na ng mga kaligaliskis na ganyan. Tapos nahawakan mo yung pakpak niya, nagpupulbos-pulbos. Kung makikita na talagang isyo na yung ibon ko. Minimake sure ko na breeding season is tama. Kasi may mga season talaga ng breeding eh. Like pag north, ako, nagbibreed ako January. Bakit January? Kasi pag January, pansin ko lahat ng mga breeder ko, nakamult na. Kagaya na ito, December, lugon na lugon siya, walang balayibo. Pagdating ng January, ayan. Ito yung mga kaibon sambol oh. Iba kasi na ginagawa nila kapag ka-breeding ng north, nagpapatanda sila ng ibon. Mm. Ako medyo late ako mag-breed. January, February. Kasi ano magiging benefits natin pag late tayo nag-breed? Makakatipid tayo sa patoka. Kasi siyempre, kailangan lang naman kapag ka-lipad ka ng north, by June, 5 to 6 months na ibon eh. Laban na yan. Ang ginagawa ko para yung pakpak is makasabay dun sa katawan nila, sa mga balayibo nila. Nagpupunot na ako ng dalawang dulo. Pupitad ko muna. Awo. At after weeks, saka ko sila binubunot. Kasi experience ko lang, masabi ko lang. Pag wala yung pakpak nila, di ba isipin mo, hirap sila lumipad. Awo. Sa una hirap, totoo naman, hirap. Pero habang tumatagal naman, nasasanay na sila na wala yung pakpak nila. So habang tumutubo yung pakpak nila, lumalakas din yung muscles nila. Nang derby, kumpleto yung pakpak nila, simple-simple na lang yung pag-uwi. Kasi nga, kumpleto yung pakpak. Sa walo nga, ang lalakas nilang lumipad eh. Lalo na kung maging sampo, di ba? Sir, ikaw po, anong maipapaan nyo sa mga newbie panser dyan na kukuha ng gagamitin nilang breeder? Magsimula lang ngayon sa tama. Kasi na natin na bumili tayo ng tukod ng muna. Pwede tayong mabash dyan eh. Apo. Siyempre, kahit may panalo mo yung mga tukod, malaman nila na tukod yung ginagamit nyo. Kasi hindi nyo rin may pagmamalaki eh, di ba? Ayun, number one, line. Then, pangalawa, humanap kayo ng isang mentor na magtuturo sa inyo kung ano yung dapat gawin.
Kasi syempre, kapag may mentor ka, hindi ka na, malapit ka na sa katotohanan. Opo. Hindi ka na maliligaw kung ano yung gagawin mo pag umuwi yung ibon mo, kung ano yung gagamot mo. Kasi karamihan, kapag yung wala kang mentor, kung ano lang yung maisipan mo eh, di ba? Opo. Yung ibibigay mo. Eh sir, gaano kasaya po ba sa pagkakalapati? Ah, kasi buhay ko na to eh. Nagkaroon ng pandemic. So, yung kalapati ko talaga yung nagsalba sa amin sa pandemic. Noong hindi ako makapagtrabaho kasi syempre pandemic. Ginawa ko na nag-breed lang ako. Nakakatuwa naman kasi maraming mga sir na nagtitiwala sa atin. Kikilala nila yung mga line natin na may ibubuga din sa karera. Abo. Ayun, napakasaya kasi syempre, alam mo yung feeling na akala mo pagbalik mo ng pagkakarera is hindi mo na ulit mauulit yung ginawa ko dati. Siyempre, previous na lipad natin, may mga achievements sa tayo. Andun yung kabe, di ba? Na akala natin, hindi na natin ulit maulit yun. Baka mamaya, mabash tayo. Magaling ka pala nung araw. Bakit ngayon, hindi mo maulit yung mga ginagawa mo. Kaya thankful pa rin tayo. Kasi siyempre, unang lipad natin ng North, meron tayo achievements. South, meron din naman tayo nagawang achievement. Ginagawa ko ngayon is tinutuloy-tuloy ko lang. Yung family ng winning line ko, andun pa rin. Baga, pinagpapalit-palit mo sila ng mga pairing. Kasi ako, hindi kasi ako yung tipo na kapag halimbawa kung ano yung golden pair ko, yun na rin. Although kukunan ko siya, pero binabangga ko pa rin sa ito. Yun. Thank you, sir. Eh sir, pwede po bang masilip namin yung mga achievements nyo sa pagkakalabati? Okay, latest ko ng work. Yan, ito. Ang dami, oh. Eh, sir, alin dyan yung pinakamalaking yung achievement sa pagkakalabati dyan? Ito, si ano. Although, hindi malaking pera, pero ito yung talagang... Pinakamemorable po sa kanya. Pinakamemorable sa akin. Kasi, bakit, sir? Kumbaga, third lap, hindi na ako naglipad, eh. Ako. So, credit dun sa Ivon. Dahil napakagaling niya talaga. Ay, so, ang dami, mga ka-Ivon. Ito, si Basca. Isa sa pinaka-memorable din sa akin, si Basca. Kasi, ito, si Basca. Ano siya, talagang napakalayo ng lilipad niya. So, first time nagpakarera ang Manila na kasama ang Batangas. Ang 734 kilometers. Makapagpauwi na ako doon, tuwa na ako, nag-lock pa. Oh, ang galing ng ibon eh. Ang producer ko na rin to, si 9253, tsaka si Basca. Oh, isa no, good flyer na, good producer pa sir. Ano? Dahil itong si Basca, tsaka si 9253, yung anak nila, na ibigay ko sa auction. Ah, napa-auction tapos po. Tapos yung naibigay ko sa auction, nag-anak ng Overall Champion. Ayos, ang galing. Ang dami mga ka-ibon, no? Ikaw po, sir, anong maipapahay nyo sa mga viewers natin dyan na hindi pa nakakatikim ng panalo? Tuloy-tuloy lang sa paglipad. Okay. Dapat maging passion mo siya. Para yung balik is maganda rin sa'yo, di ba? Alagaan mo na mabuti. Bigyan mo kung anong kailangan nila para bigyan ka rin ng mga ganyang mga trophies. Ito, dami. Thank you, sir. Solid. Dami, oh. Yun, maraming salamat sa patuloy niyong suporta, mga kaibon. At sir, salamat din po sa good luck na makapag-log visit. Sir, baka may mga gusto po pala kayong i-shoutout dyan. Okay, shoutout sa mga tropong Batangas dyan, sa mga ka-BRTA ko, BPSE Club, sa mga president. Sana magkaroon na tayo ng karera. Sa mga tropa ko dito sa Bungalusilio, shoutout sa inyong lahat. Sa mga Tagalaguna, sa mga tropa natin ng sa flyer na si Juan Arturo po. Shoutout sa inyong lahat. Sana mag-subscribe kayo para matulungan natin ang tropa natin. Yun, salamat. Yun, maraming salamat sa patuloy yung suporta mga kaibon. Keep watching and God bless you all. Thank you.